grabe na to, Itch. Ang lupit. Nako ha, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, yung bilis kilos ni Yorme. Alam mo, ako ha, minsan lang ako magsalita. Pero pag sinabi kong mabilis talaga si Yorme, mabilis talaga. Kahit weekend, abay may labas na naman siyang bagong content. Kaya tuloy kahit ako dapat nagpapahinga, may content na naman siyang dinabas ngayong weekend. Ang lupit mo talaga, Yorme. Bilis kilos ka talaga. Hindi ka tumitigil, wala kang pahinga, nakakaano naman. Ba't ganun? Huwag mo masyadong binilibilisan, ha? Hindi, alam mo, eto ha, ngayong araw na ito, meron nun silang ginawa dyan sa Maynila. Yung isang madilim at hindi magandang lugar dyan, ha? Hindi dahil sa ano, pero alam mo naman, pag madilim, medyo delicate. Oh, pag madilim, ano meron? Merong umiihi. May snatcher. Oh, merong pang mga di ka nais-nais. Oh. Pero dahil sa napaliwanagan, lumiwanag ngayong araw na ito, ang ganda ho. Ipapakita ho natin, ha? Panoorin natin, sabay-sabay natin panoorin. Ah, ito ako, bagong panood ko lang ho ito. Nagulat ho ako, walang biro. Sobrang gulat ko, sabi ko makagawa nga ng content. Alam mo, kay Yorme talaga, no wonder, ang daming vlogger, no? Hindi kasi, hindi ka maubusan ng content. Dahil sa dami ng ginagawa ni Yorme. O, panoorin na natin, ha? Simulan na natin. O, panoorin ninyo, ha? O. Grabe, ang dilim, ano? Ang ganda-ganda, ang dilim, o. Yan yung before. Ng focus nung camera. Sabi nung camera, bakit ang dilim? Hindi ako makafocus. Kailangan pa naman ng mga camera, maliwanag eh. O, sabi nga, saan ba ako po-focus ito? Ayan, hanap na hanap yung camera tuloy. Hanapin mo, hanapin mo. Kukura, posible pang totohanin mga pangako sa akin. Oh, ayan na. Sige, matahanap mo din yan. Grabe ang dilim. Alam mo, isang bagay yan na... Hoy! Lupit! Oh, parang naging bahay. Oh, ganda na, oh. Grabe. Parang sabi nga nung ibang mga nagkomento, parang Brooklyn Bridge. Alam mo, walang biro, ah. Sabi nung mga ilang foreigner sa atin, nagtataka sila. Walang biro, nagtataka sila pag sila ay nasa Pilipinas. Ang lagi nilang komento, bakit ang dilim-dilim? Kasi sa ibang mga bansa, di ba, yung mga kalsada, kayo, mga OFW, alam niyan, yung mga kalsada, maliwanag. Sa atin, pagka kalsada na, parang hindi na, anyway, may ilaw na may mga kotse. May ilaw naman yung mga ano, di ba? So okay na kahit madilim ang kalsada. Eh sa ibang mga bansa, oh. Naalala ko tuloy yung Tokyo. Alam mo yung dun sa Tokyo, Rainbow Bridge ba yun? O di ba? O ito naman sabi ng iba, parang Brooklyn, eh, oh. O tuloy natin. Posible kayang lagpasan lahat ng iyong inaasahan sa unos ng paghamon, may bilis na aksyon. Oh, basandali ha, bago sabihin ng iba, apakababaw mo naman banat boy. Huh? Pero sasabihin naman ng iba, ang galing ano, ang ganda-ganda. Oh, sa totoo lang, oh, ito lang ha, normal lang naman talaga yung ganyan. Hindi dapat yan na, hindi ho yan dapat isang malaking bagay. Na, uy, umilaw yung bridge. Oh, pero at the same time, para sa ating mga Pilipino, malaking bagay yan. Alam nyo kung bakit? At alam nyo ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, talagang napag-iwanan na ho tayo.
napag-iwanan na ho tayo ng ibang mga bansa. Alam niyo kung bakit? Isa lang ho ibig sabihin yan. Ang mga government official natin, itong mga nakaraan, ay talaga namang hong mababagal. Alam niyo kung kailan na lang talaga nagkaroon ng mga bagong infrastructure, mga mabibilis? Itong panahon ni Pangulong Duterte. Yan na lang yung panahon na yun. Kaya magkaroon lang ng mga highway, bigla na tayong, wow, highway, ganda! Pero sa totoo lang, sa ibang bansa, mga normal na ho yan. Oh, ganda ng kalsada, umilaw na, oh! Diba? Parang nakaka-amaze, diba? Pero sa ibang bansa ho, normal din ho yan. Eh bakit para sa ating mga Pilipino, parang medyo amazing pa ho yan? Kasi ho, napag-iwanan na ho tayo. Alam nyo kung bakit napag-iwanan? Kasi ho, yung mga dumaang mga gobyerno, mabagal. Yan nga yung sinasabi natin kaya gusto natin si Yorme. Ayaw na natin ng gobyernong mabagal. Ayaw na natin ng isang gobyerno na okay, may gagawin, pero kapiraso lang, kaunti lang, ang bagal-bagal pa. Gusto natin ng mabilis kumilos. At nakikita natin yan kay Yorme. Ang bilis ng kilos. Kaya nga, isipin nyo ha, nadatnan niya ang Maynila, madumi, mabaho, mapanghe, madilim. In 2 years to 3 years, napailaw, napaganda, napalinis. Anong tawag mo doon? Mabilis kumilos. Eh, asa na yung mga nakarang mayor? Medyo, meron naman na ayos yung itinatapon, tas pupulutin. Oh, ay, meron naman na ayos. Pero kapiraso nga lang, ang bagalo kasi ang kupad. Ah, ito si Yorme, mabilis kumilos. O, panoorin natin pa. Alam mo, naalala ko tuloy. Pasensya na, oh. Meron minsan pag nagtuturo kami ng Mocha Girls at saka ni Mocha noon, naalala ko. Kahit saan ako pumunta sa ibang bansa, picture ako ng picture. Picture ng para sa Facebook, Instagram. Tuwan-tuwa ako kasi alam nyo kung bakit. Kasi maliwanag. Ang ganda. Kahit, eto, kahit nga iskinita sa ibang bansa, pinipicturean ko eh. Wala akong biro. Alam mo, nakakatawa. Tinatawanan nga ako ng mga Pilipinong nakatira dun eh. Para kasaka sa kanila, normal na ho yung iskinita, maliwanag, may graffiti. Diba mo yung mga ganyan? Kasi sa atin, hindi ho yun normal. Sa atin, pag iskinita, sobrang dilim. Pag iskinita, mapanghi. Oh. Diba? Totoo naman. Sa kanila ho, normal na ho. Buti na lang talaga may Yorming nag-ayos ng Maynila. Ano eh, hindi lang ho yung pinailawan, meron pang mga part na pininturahan para malinis. Tapos may mga part na may amoy ihina na nilinisan. Nakita ko ho yan sa live ni Yorme. Yung, ito kasi drone nito eh. Pero meron doon sa live na Yorme na naandun sa mismong kasama ni Yorme. Alam mo, kaya sabi ko nga eh, huwag nga po tayo maglokohan. Ang sarap ho na magkaroon ng presidenteng ganyan. Isipin mo ha, halimbawa lang, yung bill, tuwang-tuwa na ho tayo nun. Diba? Mabilis kumilos si Secretary Mark Villar. Totoo naman. Magaling ang ginawa na yung Pangulong Duterte, political will niya, at saka yung para ma-persuade niya kung sino man yung mga problema sa right of way, di ba? Si Pangulong Duterte yun. At the same time, si Togade, ganun din po. Mabilis. Ang sarap. Alam nyo kung bakit? Kasi mabilis kumilos. Isang personality ho ni Secretary Mark Villar. Eh talagang mabilis kumilos. Eh kung maglagay pa tayo ng isang presidente na bata, may vision, may magandang plano para sa bayan, at the same time, ha, hindi lang ho puro salita,
Kasi nagawa niya na ho sa Maynila. Ire-replica na lang niya sa buong Pilipinas. Imagine niyo na lang. Simple kayang bakuhin. Diba ang sarap ng buhay natin. Mahirap ang mangarap. Pero wag kang kukura. Posible pang totohanin. Sarap mag-picture-picture dyan, no? Maging sa Instagram. Oh. Pero tama-tama yan, no? Sa Valentine. Hindi mo. Oh. Diba bukas, Valentine na. Sa Lunes, Valentine na. Oh. Pwede kayo mag-alakad-lakad dyan. Hawak-hawak ng kamay. Tapos, pag hindi kasi nagutom, malung ka na. Eh, biro lang. Diba ang sarap mag-picture? Naalala ko din yung sa London nun eh. May ganyan eh, sa parte ng London na pinuntahan kami, gabing-gabi na oh. Yung mga pulis dun para nagtataka, ano to mga ipakat? Parang mga baryotik to mga ito, punta ng punta, picture ng picture sa gabi. Ano ba nakakita ng ilaw to? Hindi kasi maliwanag, kaya picture kami ng picture. Masarap po yan mag-picture pag maliwanag. Sa unos ng paghamon, may bilis na aksyon. Sulong laban, huwag uurong. Oh. Pasensya na mga kababayan kung medyo sa tingin nyo mababaw ako ha. Pero ganito lang ho kasimple ho yan mga kaibigan, mga kababayan natin ha. Hindi natin kailangan ng presidente, government official na kumagsalita. Akala mo napaka-generic, napaka-motherhood statement. Ibabangon ko ang Pilipinas kung tayo'y magkakaisa. Hindi natin kailangan ng ganung presidente. Aayusin natin, bibigyan natin ng pabahay ang bawat Pilipino. Kung tayo'y magkakaisa. Hindi mo natin kailangan ng ganun. Ibig lamang sabihin niya, nilolo ko lang utay niyan. Ha? Nilolo ko lang utay niyan. Ang kailangan nun natin ay yung presidenteng kita na natin, konkreto yung ginagawa. Ayan o, ayan na eh. O, merong ospital. Ilan ang ospital na ginawa, ilan ang ospital na ginawang high-tech. Ilan ang park na ginawa na napakaganda, napakalinis. Ilan ang ginawang ano pa, pinailawang bridge. Oh. Diba? Kalsada. Ilan o dyan ang pinaganda na. Alam mo, wala hong biro mga kababayan, mga OFW natin, mga taga-ibang bansa. Pag pumunta ko kayo ng Pilipinas, mag-ikot ko kayo ng Maynila. Makikita ninyo yung pagbabago doon. Hindi pa ho perfecto ha. May mga lugar na hindi pa rin maganda. Pero ang dami na, ang laki ng pinagbago. Dahil nga sobrang bilis na kilos ni Yorme ho. Sa tingin ko naman, itutuloy naman ho ito ng kanyang vice mayor na tumatakbong mayor ngayon, di ba? Oh, si Lacuna, oh, di ba? Kaya nga sana ituloy-tuloy ho natin. Habang si Lacuna naman mayor diyan, oh. Eh baka naman po, pwede naman natin gawing presidente na ho ito si Yorme. Oh, at least, may nakita tayo. Oh, hindi katulad nung electric pan na private company pa yon pero pinagmamalaki, ginawa pang commercial. Diba? Sabi niya, hindi daw niya inaangkin, pero ginawa mong commercial. Oh. Ilang dekadang namuno, na mahala, naghari ang inyong pamilya doon. Ano meron? Electric pan. Tapos sasabihin nyo, yun ang may ginawa? Sasabihin ninyo, yan ang nagtrabaho? Yan ang hinog na? At si Yorme hilaw? Di wala sa kalingkingan eh. Totoo lang, wala sa kalingkingan ang ginawa ng kandidato ninyo sa ginawa ni Yorme. Lahat ho ng kandidatong tumatakbo ngayong presidente, wala ho sa kalingkingan na nagawa ni Yorme. Tingnan ninyo. At etong maganda, mabilis kumilos. Maiintindihan ko pa kung
10 taong mayor, si Orme, tsaka lang niya nagawa yan. O sabihin nyo, hindi magaling. Pero hindi ho eh, 3 taon lang. 3 taon lang ho siyang namunong mayor ng Maynila. Pero bakit ganyan? Kasi nga ho, mabilis kumilos. Ang kailangan nating susunod na presidente ay yung mabilis kumilos. Hindi yung puro daldal, puro salita, puro plano. Wala na ho yan. Napag-iwanan na ho tayo mga Pilipino sa ibang bansa, mga kapitbahay natin. Oh, tingnan mo Korea, tingnan mo Japan, tingnan mo Hong Kong, tingnan mo Singapore. Mga kapitbahay natin, napag-iwanan na tayo eh. Baka naman gusto ninyo maghalal ngayon ng presidenteng mabilis ang kilos. Diba? Yun lang naman ho sa akin. So, ulitin ko lang ho, doon ho tayo sa mabilis kumilos, ha? O, palakpakan naman. Again, maraming salamat ho sa inyo. Kung sinusuportahan nyo si Yorme, baka pwede nyo i-share ito. I-subscribe na rin nyo ho itong channel na ito dahil we will dedicate this channel hanggang may hatid natin si Yorme sa Malacanang. Lagi nyo dadandan, walang imposible. Kung uunahin natin ang Diyos. God first. God bless. Pero wag ka